Kabanata 1091. Pamilya Wen. Cyrus, bakit ka nandito? Matapos tingnan si Cyrus ng 2 segundo, tumakbo ang sexing babae sa harap ni Cyrus at tinanong si Cyrus na may hindi kapani-pani walang ekspresyon. Nandito ako para lumahok sa martial artist exchange meeting na ito. Walang magawang paliwanag ni Cyrus, pagkatapos ay tumingin sa babae pataas at pababa, at nagtanong na sobrang naguguluhan. Bakit ka nandito? Dahil ito ang aking tahanan. Nakangiting sabi ng babae. Ito ba ang bahay mo? Napatulala si Cyrus nang marinig niya ang mga salita ng babae, at saglit niyang hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa oras na ito, ang isa pang batang babae na medyo mas bata ay tumingin kay Cyrus pataas at pababa, at hindi maiwasang magtanong ng mahina, "Sister Roxanne, sino ito?" "Faith, ang taong ito ay ang Cyrus na sinabi ko sa iyo." Diretsong sagot ng babae. At ang taong nagpakita sa harap ni Cyrus sa oras na ito ay walang iba kundi si Roxanne Wen na matagal nang nawala. Noong una, pinili ni Roxanne na umalis sa Solbury City matapos malaman ang pagkakakilanlan ni Cyrus dahil hindi niya alam kung paano haharapin si Cyrus. Ngunit hindi akalain ni Cyrus na si Roxanne ang magiging pamilya ni Wen sa Yuankang City. Matapos ang mahabang panahon na hindi nagkita, si Roxanne ay napaka-sexy at maganda pa rin, at nararamdaman ni Cyrus na tila nakalimutan na ni Roxanne ang nangyari noon. "Kaya ikaw si Cyrus, pero madalas kong naririnig si Sister Roxanne na pinag-uusapan ka." Ang munting dilag sa tabi ni Roxanne ay masiglang ngumiti kay Cyrus, at pagkatapos ay nagkusa na sabihin, "Hello Cyrus, ang pangalan ko ay Faith. Kamusta?" Tumango si Cyrus at sumagot. At sinulyapan ni Roxanne si Cyrus at mahinang sinabi, "Cyrus, maraming tao dito, pumasok tayo at mag-usap." "Ayos ito." Tumango si Cyrus. Alam ni Roxanne na walang invitation letter si Cyrus, kaya nanatili siyang naghihintay dito, at direktang sinabi sa guard sa pintuan. "Kuya Zhang, ito ang kaibigan ko, maaari ko siyang ipasok." "Okay Miss Wen." Mabilis namang pumayag ang guard. Direktang dinala ni Roxanne si Cyrus sa villa. "Roxanne, galing ka ba talaga sa pamilya Wen?" Pagkapasok sa villa, medyo kakaiba pa rin ang pakiramdam ni Cyrus, kaya tinanong niya si Roxanne na nakakunot ang noo. "I'm not actually a serious Wen family. I'm just a side member of the Wen family. Magkapatid ang lolo ko at ang head ng Wen family." Malumanay na paliwanag ni Roxanne, at pagkatapos ay nagpatuloy. "Noong una, pumunta ako sa Solbury City upang maiwasan ang blind date na ipinakilala sa akin sa bahay, at pagkatapos ay naging isang internet anchor. Nang maglaon, nabalitaan ko na ang aking blind date ay kasal. Kaya't ako ay dumating back. I am now working in a company of Wen's family, although hindi ako kumikita ng kasing laki ng anchor, pero sapat na para mabuhay ako." "So ito ah." Bahagyang tumango si Cyrus. Siguro dahil matagal na silang hindi nagkita, kaya maraming sinabi si Roxanne kay Cyrus tungkol sa kanya. Sa katunayan, napakababa pa rin ang status ni Roxanne sa pamilya Wen. Ngayon ay isa na lamang siyang maliit na empleyado sa kumpanya, at maaaring gamitin ng pamilya Wen bilang kasangkapan sa kasal anumang oras, ngunit ngayon ay tinanggap na ni Roxanne ang mga bagay na ito. Kung tutuusin, may mga bagay na hindi niya kayang baguhin. Dinala ni Roxanne ang kanyang kaibigang si Faith sa villa na ito kasama ang kanyang kaibigang si Faith sa kanyang bakanteng oras nitong mga nakaraang araw. Nagustong makita kung ano ang tungkol sa martial artist exchange meeting. Ang babaeng ito, si Faith, ay may napakagandang personalidad at masigasig kay Cyrus. Magkasing edad lang silang tatlo, kaya mabilis silang nagchat kay Cyrus.
Ngunit nang gustong magtanong ni Roxanne tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ni Cyrus, isang napakagwapong lalaki ang lumapit sa lugar ni Roxanne na napapaligiran ng lahat. Sinulyapan din ni Cyrus ang bata ng subconsciously. I have to say that this boy is really handsome and has a very good figure, just like a big star in a TV series. Kahit si Cyrus ay medyo maiinggit kapag nakita niya ito. Nagpakita rin ng ngiti si Roxanne pagkatapos makita ang bata, at pagkatapos ay nagkusa na humakbang pasulong at nakangiting sinabi, Brother Charlie, nandito ka ba? Roxanne Nene, nandito ka rin ba? Ngumiti ang bata, pagkatapos ay tumingin kay Cyrus at nagtanong sa tonong naguguluhan, sino ito? Kuya Charlie, ito ang kaibigan kong si Cyrus. Dumating din siya para lumahok sa Warrior Exchange Meeting. Mabilis na nagpaliwanag si Roxanne. Paano siya magiging martial artist sa murang edad? May bakas ng kawalan ng kakayahan sa mga mata ng bata, at pagkatapos ay nagpatuloy siya. Siguro ay pinasok mo ito ng palihim. Napangiti ng awkward si Roxanne nang marinig niya ito, ngunit wala siyang pinabulaanan. Noong una ay inakala ni Cyrus na itataboy siya ng bata. Ngunit hindi niya inaasahan na ay lalahad ng bata ang kanyang kanang kamay kay Cyrus nang napakasigla, at sinabing nakangiti, Hello, ang pangalan ko ay Charlie Wen. Hello, Cyrus. Sagot ni Cyrus. Roxanne Nene, dahil kaibigan mo ang kapatid na ito, maaari mong ayusin ito ng mabuti. Pumunta ka sa housekeeping department at sabihin ang pangalan ko, at hayaan ang housekeeping department na mag-ayos ng mas magandang kwarto. Lumingon si Charlie at sinabi kay Roxanne. Salamat, Kuya Charlie. Tuwang-tuwang sabi ni Roxanne kay Charlie. Bakit ba ang galang mo sa akin? Pagkatapos mong ayusin ang mga kaibigan mo, batiin mo ang may-ari ng bahay. Don't forget the rules. You know. Muling pinaalalahanan ni Charlie si Roxanne. Nakita ko. Mabilis na tumango si Roxanne. Tumingin si Charlie kay Cyrus at ngumiti, pagkatapos ay naglakad pasulong. Nang umalis si Charlie, sinabi ni Faith kay Roxanne na puno ng narcissism ang mukha. Sister Roxanne Nene, ang gwapo talaga ng pinsan mo, parang sa mga chismis lang. Siyempre, si Brother Charlie ang pinakamaganda sa pamilya namin Wen. Hindi lang siya martial artist, kundi business elite din. Siguradong magmamana siya ng property ng Wen family in the future. Malumanay na tumugon si Roxanne, at pagkatapos ay sinabi kay Cyrus. Cyrus, ang taong ito ay aking pinsan, at siya ay may napakataas na katayuan sa pamilya, at siya rin ang pinakapangako. Pagkatapos kong bumalik, palagi akong naging Kuya Charlie. Ako ang nag-aalaga sa akin, kung hindi dahil kay Kuya Charlie, baka kasal na ako ngayon. Hindi madali itong pinsan mo. Walang ekspresyong komento si Cyrus. Bagamat magalang ang pakikitungo ni Charlie kay Cyrus, palagi niyang nararamdaman na may mali sa mga mata ni Charlie, ngunit hindi masabi ni Cyrus kung ano ang mali. Okay, Cyrus, dadalhin kita sa housekeeping department para ayusin ang kwarto mo. Sa sandaling ito, sinigawan ni Roxanne si Cyrus. Kabanata 1092. Exchange Conference. Hindi inakala ni Cyrus na magiging nagkataon lang ang mga bagay. Siya ay orihinal na dumating para lumahok sa Martial Artist Exchange Conference, ngunit hindi niya inaasahan na makikilala niya si Roxanne na matagal nang hindi nagkita sa Yuan Kang City. Sa katunayan, iniisip ni Cyrus na si Roxanne ay isang napakabuting babae, at siya ay may napakabait na puso. Kung hindi dahil sa katotohanan na si Cyrus ay mayroon ng margo sa kanyang puso, at may ilang hindi pagkakaunawaan sa pagitan niya at Roxanne mamaya, maaaring hindi totoo si Cyrus. Ano ang maaaring mangyari kay Roxanne? Kaya lang.
Wala nang ganoong pag-iisip si Cyrus. Dahil babae lang ang nasa puso ni Cyrus, si Margo, at ang pinakagusto niyang gawin ngayon ay tulungan si Margo na pinuhin ang isang reincarnation pill at tulungan si Margo na mahanap ito. Alaala. Dahil alam ni Cyrus ang relasyon ni Roxanne. Pagkarating sa housekeeping department, ang staff na responsible sa pag-aayos ng guest room ay direktang nag-ayos ng medyo magandang kwarto kasama si Cyrus, at hindi ito gumastos ng pera. Walang gaanong mga mandirigma ang maaaring magtamasa ng ganitong pagtrato, karamihan sa kanila ay mga mandirigma na may malaking koneksyon sa pamilya Wen o mas kilala. Matapos ayusin ni Roxanne ang isang silid para kay Cyrus, binalak niyang batiin ang pinuno ng pamilyang Wen, at nagpahinga si Cyrus sa silid na mag-isa. Mahigit alas 5 na ng hapon. Bukas ang opisyal na pagsisimula ng Martial Artist Exchange Conference, kaya plano ni Cyrus na magpahinga ng mabuti. Kung tutuusin, marami pang gagawin bukas. Unang tinawagan ni Cyrus si Margo at sinabi kay Margo na nakarating na siya sa Yuan Kang City, at pagkatapos ay casual na nakipag-chat kay Margo. Pagkatapos tawagan si Margo, umupo si Cyrus sa kama mag-isa at kinuha ang Heavenly Daojiu na ibinigay sa kanya ni Kenny. Matapos ang isang maikling sulyap, tila binuksan ni Cyrus ang pinto sa isang bagong mundo. Dahil sa oras na ito, napagtanto niya na ang dahilan kung bakit napakalakas ng mga mandirigma ay dahil alam nila kung paano i-maximize ang kanilang kapangyarihan. Ayon kay Kenny, lahat ng tao ay may aura sa kanilang katawan. May malakas na aura at may mahinang aura, ngunit karamihan sa mga ordinaryong tao ay hindi alam kung paano gamitin ang kanilang aura. Ito talaga ang nakikita ni Cyrus. May katotohanan sa nilalaman ng maraming martial arts TV series. Ang martial arts na nalantad noon ni Cyrus ay mababaw lamang na kasanayan, ngunit ang hininga ang pinakamahalagang bagay para sa isang martial artist. Kung mas mataas ang kaharian ng martial artist, mas malaki ang hininga na maaaring ibigay, at mas maraming hininga ang maaaring maimbak sa kanilang katawan. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, naramdaman ni Cyrus na maaga pa, kaya nagsimula siyang matutunan kung paano kontrolin ang hininga sa kanyang katawan ayon sa pamamaraan sa itaas. Ang kasalukuyang Cyrus ay nasa entry level na yugto lamang, kaya kailangan lang niyang matutunan kung paano kontrolin at gamitin ang hininga sa kanyang katawan. Kung tungkol sa hakbang ng pag-iimbak ng hininga, napakalayo pa rin ito para kay Cyrus, at ang kasalukuyang Cyrus ay wala sa lahat. Kailangan mong matuto, at kahit na matuto ka, maaaring hindi ka matuto. Sa oras na ito, ayon sa pamamaraan ng Tian Daohui, sinubukan kong makipag-ugnayan, at sa isang kisap mata, 7 o 8 oras ang lumipas. Napatingin si Cyrus sa maliwanag na kalangitan sa labas, biglang napagtanto ni Cyrus na mahigit alas 3 na ng umaga. Kinuha niya ang kanyang mobile phone at sinilip ito, at nalaman na tinawag siya ni Roxanne ng ilang beses, ngunit hindi narinig ni Cyrus. Ang telepono ay nagri-ring sa lahat. Mukhang napakaseryoso ko kanina na hindi ko man lang narinig ang ringtone ng phone. Marahan na bumantong hininga si Cyrus, pagkatapos ay ibinaba ang Tian Daojiu at humiga sa kama upang magpahinga. Sa nakalipas na ilang oras, unti-unting na master ni Cyrus ang control method ng paghinga. Dapat mong malaman na ang bilis ng pag-aaral ni Cyrus ay napakaganda pa rin. Ito ay may napakalaking kaugnayan sa Heavenly Daojiu na ibinigay ni Kenny kay Cyrus, at ito ay may napakalaking kaugnayan sa pagkonsumo ni Cyrus ng Quenching Pill. Kung hindi, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kung nais ng isang ordinaryong tao na makabisado ang paraan ng pagkontrol ng paghinga, aabutin ito ng hindi bababa sa ilang taon, at dapat itong makumpleto sa ilalim ng gabay ng isang martial artist. Alas 9 ng umaga kinabukasan. Dahil late akong natulog kagabi, maya-maya ay bumangon si Cyrus. Pagkagising ni Cyrus, paimpol siyang naligo at saka lumabas ng kwarto.
Nang dumating si Cyrus sa plaza ng Villa, nagkataon na nakilala niya si Zorin na nagdala kay Cyrus dito kahapon. Si Zorin ay palaging iniisip ang tungkol sa tableta ng gamot na nasa kamay ni Cyrus. Kaya natural na tuwang-tuwa siya pagkatapos makita si Cyrus, at mabilis na tumakbo kay Cyrus, at pagkatapos ay sinabi kay Cyrus ng nakangiti. "Little brother, you are in." "Ano?" "Well, nakilala ko ang isang matandang kaibigan kahapon, kaya dinala ko ako." Tumingin si Cyrus kay Zorin at marahang tumango. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus. Ang mga mata ni Zorin ay kumislap sa kahihiyan. At pagkatapos ay mahina niyang sinabi, "Kuya, ang katayuan ng aming pamilyang Wan ay hindi kasing ganda ng isang taon, at ngayon ang aming pamilyang Wan ay iba na. Ito ay isang maliit na pamilya na nasa Batis, buti na lang at makakasali ako sa Martial Arts Exchange Conference, kaya hindi talaga kita na isama kahapon. Ayos lang." Walang pakialam na sumagot si Cyrus kay Wang Zhang. Kung tutuusin, nararamdaman din niya na walang ganitong kakayahan si Zorin. Kung hindi, tiyak na dadalhin ni Zorin si Cyrus. Kung tutuusin, gusto pa rin ni Zorin na makakuha ng ilang benepisyo mula sa mga kamay ni Cyrus. "Little brother, saan mo nakuha yung gamot na tableta na yan?" Saglit na nag-alinlangan si Zorin at pagkatapos ay mahinang tinanong si Cyrus. "Ako mismo ang gumawa." Ipinaliwanag ni Kenny na hindi masabi ni Cyrus ang relasyon nilang dalawa. Naramdaman ni Cyrus na pinaalalahanan ni Kenny ang kanyang sarili hindi dahil sa nahihiya siya, ngunit sa iba pang dahilan, kaya hindi sinabi ni Cyrus kay Zorin ang totoo. "Ikaw ang gumawa nito." Natigilan si Zorin nang marinig niya ang mga salita ni Cyrus, at pagkatapos ay walang magawang sinabi. "Kuya, kung ayaw mong sabihin sa akin, hindi mo na kailangang sabihin sa akin, hindi mo kailangang magsinungaling, paano ka magiging ganoon? Magaling magpino sa murang edad. Nasaan ang gamot na tableta?" Lumingon si Cyrus at bahagyang tumingin kay Zorin, at hindi na nagsalita pa, dahil ayaw ni Cyrus na masangkot sa isyong ito. "Paano mo inayos itong Martial Artist Exchange Meeting?" Saglit na nag-alinlangan si Cyrus at pagkatapos ay mahinang tinanong si Zorin. Kung tutuusin, ito ang unang pagkakataon na dumating si Cyrus para lumahok sa Martial Artist Exchange Conference na ito. Kaya sa oras na ito ay hindi masyadong malinaw si Cyrus tungkol sa partikular na sitwasyon ng Martial Artist Exchange Conference na ito, at hindi rin niya alam kung saan. Magpapalit na siya ng medicinal materials ngayon. Kabanata 1093. Kilala mo ba si Young Master De La Cruz? Natigilan si Zorin nang marinig niya ang mga salita ni Cyrus, at pagkatapos ay mabilis na sumagot. "Tama, ang Martial Artist Exchange Conference na ito ay nahahati sa dalawang bahagi, ang unang tatlong araw ay medyo libre. Lahat naman ay pwedeng makipag-ugnayan sa isa't isa ng kusa. Walang restrictions. Kaya ang ilang araw na ito ay gagamitin natin para magsagawa ng mga transaksyon. Tulad ng medicinal herbs and some cultivation secrets, at saka mareresolba ang susunod na tatlong araw. Kapag ito ay pagdating sa mga personal na hinaing, lalapit ang pamilya Wen para tumulong na ayusin ito. Kasali ba talaga ang pamilya Wen sa mga bagay na ito?" Ang mga mata ni Cyrus ay kumislap sa pagkalito nang marinig niya ang mga salita ni Zorin. "Siyempre, may mga martial arts experts ang pamilya Wen na namamahala, at napakataas pa rin ang status nila sa martial arts world, kaya napakaganda rin ang epekto ng kanilang adjustment sa gitna." Bahagyang tumango si Zorin, at pagkatapos ay nagpatuloy. "Ang mundo ng ating mga mandirigma ay iba sa mundo ng iyong mga ordinaryong tao. Wala talagang batas dito. Depende ito sa kung sino ang mas malakas at kung sino ang nagsasalita. Sa makatuwid,
madalas na nangyayari ang mga mandirigma, magpatayan, at pagkatapos ay mayroong exchange meeting na ito. Under normal circumstances, if the Wen family adjust in the middle, and both parties are satisfied, then they can reconcile, pero may mga taong hindi nagbibigay ng mukha sa Wen family, then the two sides will fight a duel. Talaga, ang mga tao ay namamatay dito taon-taon. Kaya nga, napaisip si Cyrus. Noon lang niya napagtanto na ang pamilya Wen kung saan matatagpuan si Roxanne ay hindi kasing simple ng kanyang inaakala, at hindi dapat mababa ang katayuan ng pamilya Wen sa mga mandirigma. Kaya lang, si Cyrus ay hindi masyadong interesado sa mga personal na hinaing sa pagitan ng mga mandirigma. Dahil pumunta siya dito sa pagkakataong ito upang ipunin ang mga gamot na materyales para sa pagpino ng reincarnation pill. Para sa iba pang mga bagay, si Cyrus ay wala sa mood. I came here mainly to collect some medicinal materials. Maaari mo ba akong dalhin sa isang lugar kung saan maaaring ipagpalit ang mga medicinal materials? Pagkatapos mag-isip tungkol dito, mahinang sinabi ni Cyrus kay Zurin. Of course, I'm here for the medicine pill, you just follow me. Marami akong kakilala dito, and you can save a lot of trouble by then. Ngumiti si Zurin at pumayag kay Cyrus, at pagkatapos ay dinala si Cyrus sa bulwagan ng villa at naglakad. Pagkalipas ng ilang minuto, sa wakas ay sinundan ni Cyrus si Zurin sa bulwagan kung saan nakikipag-usap ang mga mandirigma. Sa oras na ito, sa wakas ay nagkaroon na ng tunay na pananaw si Cyrus sa mundo ng mga mandirigma. Sa mga mata ni Cyrus, ang mga taong tulad ng mga mandirigma ay dapat na napakabihirang, ngunit ang hindi inaasahan ni Cyrus ay napakaraming mandirigma ang maaaring magtipon sa bulwagan. Ang mga mandirigmang ito ay karaniwang nagmumula sa iba't ibang panig ng bansa. At sa katunayan, ang mga mandirigmang ito ay hindi naiiba sa mga ordinaryong tao. Ang ilan ay mas matanda, ang ilan ay mas bata, at mayroong ilang mga kababaihan, kung ang mga mandirigmang ito ay kinuha mahirap para sa iyo na mapansin. Anumang pagkakaiba sa pagitan ng mga ordinaryong tao, at sa pagkakataong ito ay isang pagbubukas ng mata para kay Cyrus. Ngunit ang lalong hindi inaasahan ni Cyrus ay ang nilalaman ng chat pagkatapos magtipon ang mga mandirigmang ito ay hindi sa pagitan ng kanilang mga mandirigma. Sa kabilang banda, ang mga taong ito ay nag-uusap kung paano kumita o kung paano ang kanilang negosyo. Ngayon ang aming mga mandirigma ay talagang hindi naglalagay ng lahat ng kanilang lakas sa pagsasanay ng martial arts. Karamihan sa mga tao ay gumagamit ng kanilang mga kakayahan upang lumikha ng ilang pang-ekonomiyang halaga. Kung minsan, ang mga mandirigma ay gumagawa ng mga bagay na mas maginhawa kaysa sa mga ordinaryong tao. Lumingon si Zurin para tingnan si Cyrus at huminga ng mahina. May negosyo ka rin ba? Tumingin si Cyrus kay Zurin at nagtanong. May ginagawa lang akong maliit na negosyo. Ilang daang milyon lang ang market value ng kumpanya ko, which is the least among these warriors. Nag-aatubili na sumagot si Zurin kay Cyrus. At ang mga mata ni Cyrus ay kumislap ng bakas ng kawalan ng kakayahan matapos marinig ang mga salita ni Zurin. Dahil sa oras na ito alam ni Cyrus na ang mga taong nagtitipon sa bulwagan sa oras na ito ay hindi lamang mga mandirigma, ngunit ang sino mang aalisin niya ay maaaring bilyonaryo na bilyonaryo. Dahil dito ay napabuntong hininga din si Cyrus sa kanyang puso, pagkatapos niyang manahin ang mana ni Wang Cheng, ang mayayaman ay tila unti-unting nawawala ng halaga. Noong nakaraan, napakahirap para kay Cyrus na makatagpo ng isang milyonaryo, ngunit ngayon ang mga bilyonaryo ay nasa lahat ng dako. Zurin, bakit ka pumunta dito? Buong araw na kitang hinihintay. Kapag may oras tayo, laro tayo ng dalawang laro. May kasino sa likod ng villa. Maganda ang kapaligiran, at maganda si higuan. Panipi. Sa sandaling ito,
isang kaawa-awang mukhang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumapit kay Zuren at nakangiting sinabi. Nandito ako para sa tableta ng gamot, pag-uusapan ko ito kapag nahanap ko na ang tableta ng gamot. Sagot ni Zuren sa mahinang boses. Kung ganoon. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumango, pagkatapos ay sinulyapan si Cyrus ng hindi na mamalayan, at nagtanong sa tonong naguguluhan, Zuren, sino itong batang ito sa tabi mo? Ang ina po ba ng iyong pamilyang Juan? Dahil bata pa si Cyrus, natural na hindi iniuugnay ng mga nasa katanghaliang gulang si Cyrus sa mga martial artist. Ito si kapatid na Cyrus de la Cruz, na sumama sa akin, at gustong mangolekta ng ilang gamot. Mabilis na ipinakilala ni Zuren ang pagkakakilanlan ni Cyrus, at pagkatapos ay sinabi kay Cyrus. Little brother, ito ang kaibigan kong si Biden, na isa ring martial artist. Kamusta? Ayaw ni Cyrus na magdulot ng gulo sa pagkakataong ito, kaya kumilos siya ng magalang at malumanay na binati si Biden. At halatang pamilyar si Biden, dir-diretso siyang naglakad sa harap ni Cyrus, at saka nakangiting tinanong si Cyrus, saan ka galing, kapatid? Mga tao mula sa Solbury City. Sagot ni Cyrus. Solbury City. Hindi napigilan ni Biden na matigilan ang marinig ang pangalan, at pagkatapos ay mahinang sinabi, nagpunta ako sa Solbury City kanina. Thomas, alam mo ba? Narinig mo na yon. Nag-aatubili na sagot ni Cyrus. Magkaibigan kami ni Thomas. Nabalitaan ko rin na mayroon kang napakakapangyarihang tao sa Solbury City. Siya ang amo ni Thomas. Mukhang Master de la Cruz ang pangalan niya. Ewan ko kung hindi mo alam. Patuloy na tinanong ni Biden si Cyrus. Hindi alam. Tumingin si Cyrus kay Biden at walang magawang umiling. Tama, napakalaki ng Solbury City, normal lang na hindi mo alam. Agad na nawala ng interes si Biden kay Cyrus matapos makita na hindi kilala ni Cyrus si Master de la Cruz. At pagkatapos ay nagsimulang makipag-chat kay Zuren, ngunit karamihan sa mga chat ay walang kinalaman sa mga martial artist, lahat sila ay nagsasabi na siya ay umalis. Gaano karaming pera ang napanalunan ng kung anong kasino? Kabanata 1094. Master Son at Miss Joe. Nakikita ni Cyrus na sina Biden at Zuren ay dapat na parehong mga sugarol, kung hindi, si Zuren ay hindi magiging masyadong miserable ngayon. Sa Martial Artist Exchange Conference na ito, walang kakilala si Cyrus maliban kay Zuren, at hindi pa siya nagsisimulang mag-trade. Karamihan sa mga tao ay nag-uusap, kaya walang magawa si Cyrus, kaya humanap na lang siya ng lugar umupo. At pagkatapos ay nagsimulang alalahanin ang mga pamamaraan ng paglilinang sa Tian Daoju, sinusubukang kontrolin ang hininga sa kanyang katawan bilang pamilyar hanggat maaari. Makalipas ang halos isang oras, nagpunta rito si Miao Gu at ang pamilyang Sun. Sa sandaling ito, biglang may sumigaw mula sa karamihan. Matapos marinig ang pangungusap na ito, ang lahat ay tumigil sa pakikipag-chat sa isang iglap, at lahat ay tumakbo sa pintuan. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay dumating sa oras na ito sa Misty Valley at sa pamilya ng Sun. Ang Misty Valley ay may maraming mga gamot na materyales sa kanilang mga kamay. At ang pamilyang Sun ay isang aristokratikong pamilya ng mga alchemist, kaya ang dalawang pamilyang ito ay lubos na nakakatulong sa ang mga mandirigma na ito. Si Cyrus ay talagang hindi masyadong interesado sa pamilyang Sun. Kung tutuusin, ang mga kasanayan sa alchemy ni Kenny ay mas makapangyarihan. Hindi naman kailangan ni Cyrus ng tulong ng pamilyang Sun. Gayunpaman, si Cyrus ay interesado pa rin sa mga tao mula sa Misty Valley, kaya sinundan siya ni Cyrus sa pinto. Nang lumakad si Cyrus sa pintuan, nalaman niyang ang taong unang pumasok ay ang pinsan ni Roxanne, si Charlie.
Sa likod ni Charlie, may dalawang tao, isang lalaki at isang babae. Ang lalaki ay medyo mas matanda, mga 50 taong gulang, at ang kanyang hitsura ay banayad at matikas, na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng imortalidad. Napakabata ng babae. Parang kasing edad lang ni Cyrus. Nakasuot ng mahabang itim na damit, ang ugali niya ay parang hamog na nagyelo, maganda ang katawan at mukha, nagbibigay sa mga tao ng kagandahan, pati ang mga mata ng babaeng ito. Kakaiba, hindi pa nakikita ni Cyrus ang ganoong tingin sa kanyang mga mata, na may isang dampi ng kaakit-akit na pakiramdam. Little brother, ang lalaking iyon ay Master Son of the Sun family. Isa siyang alchemist. Kung kailangan mo ng anumang gamot, mahahanap mo siya. Nakangiting sabi ni Biden kay Cyrus. Nandito si Kuya Cyrus para sa mga halamang gamot sa pagkakataong ito. Walang pakialam na sagot ni Zurin, pagkatapos ay itinuro ang babae at sinabing, ang babaeng iyon ay mula sa Misty Valley, at dapat ay pumunta siya rito sa ngalan ng Misty Valley. Kung kailangan mo ng anumang halamang gamot, maaari mong sabihin sa kanya, ngunit kailangan mong pumunta up sa isang bagay na may parehong halaga. Exchange. Salamat. Tumingin si Cyrus kina Zurin at Biden at tumango. Sa oras na ito, nakita talaga ni Cyrus ang tao sa Misty Valley. Ngunit sa oras na ito, si Charlie ay lumapit sa mga tao. At pagkatapos ay sinabi sa mga tao ng nakangiti. Talagang nagpapasalamat ako sa lahat ng mga masters sa paglalaan ng oras sa kanilang abalang mga schedule upang lumahok sa Martial Artist Exchange Conference na ginanap ng ating WEN. Pamilya. Kung mayroon mang lugar na hindi maganda ang pagtanggap ng mabuting pakikitungo, sana lahat ay magkaroon ng maraming hayhan. Itong Charlie ay hindi madali. Marahan na bumantong hininga si Biden matapos marinig ang mga salita ni Charlie. At interesado rin si Cyrus kay Charlie, kaya mahina niyang tinanong, Master Guo, bakit hindi simple ang taong ito? Nabalitaan ko na itong si Charlie ay nakontrol na ang halos lahat ng negosyo ng pamilya Wen. Kaya niyang kontrolin ang pamilya Wen sa murang edad, at ang kanyang kinabukasan ay walang limitasyon. Mahinang sabi ni Biden. Nang tumingin si Cyrus kay Biden, alam niya sa kanyang puso na hindi masyadong kilala ni Biden si Charlie, kaya hindi na nagpatuloy si Cyrus sa pagsasabi ng kahit ano. At mahinang sinabi ni Charlie pagkatapos ng ilang simpleng pagbati sa lahat. Una sa lahat, hayaan mo akong ipakilala, ito ay si Master Sun Zeming Sun mula sa pamilyang Sun. Ang bawat isa sa pamilya ng Sun sa China ay dapat na pamilyar sa kanila. Sila ay isang pamilya ng mga alchemist. Kaya kung mayroon kang anumang pangangailangan para sa mga halamang gamot, maaari mong sabihin kay Master Sun. At ang babaeng ito ay si Miss Eugene mula sa Misty Valley. Natural, hindi ko na kailangang ipakilala pa ang tungkol sa Misty Valley. Kung mayroon kang mga panggamot na pangangailangan, mahahanap mo si Miss Jo. Matapos marinig ang mga salita ni Charlie, lahat ay nagtipon sa paligid ni Eugene at ng Master Sun na iyon. Miss Jo, kailangan ko ng 500 taong gulang na Ganodermal Lucidem, at mayroon akong elixir sa aking kamay na maaaring palitan. Master Sun, gusto kong magpino ng light ng pill, ano ang kailangan mo bilang kapalit? Miss Jo, iniisip ko kung maaari mo akong bigyan ng isang piraso ng Zuyang Lingzi. Ang mga mandirigmang naroroon ay nag-aagawan sa pagsigaw na parang baliw. At si Eugene at Master Sun ay pipiliin at ipagpalit ayon sa kung ano ang mas interesado sila. Siyempre, napakaraming mandirigma ang hindi lahat narito para kay Eugene at Master Sun. May mga taong gustong ibenta kung ano ang mayroon sila kapalit ng kailangan nila, kaya ang mga taong ito ay direktang nakahanap ng isa. Walang lugar para sa sino man, at pagkatapos ay ilagay ang mga bagay. Gusto mong ibenta sa lupa,
at isulat kung ano ang kailangan mo sa paraan upang mapadali ang transaksyon. Dahil ito ang teritoryo ng pamilya Wen. Ang mga mandirigmang ito ay takot na takot pa rin sa lakas ng pamilya Wen, at walang sapilitang pagbili o pagbebenta, o pagnanakawan man lang ng mga bagay-bagay. Siyempre, pills pa rin ang pinakasikat na items. Basically, basta may pills sa harap ng booth, puno na, at natural na bihira ang palitan ng pills. Pagkaraan ng ilang sandali mag-alinlangan. Si Cyrus ay random din na nakahanap ng isang lugar ayon sa mga pamamaraan ng iba. At nagsulat ng isang banner, at pagkatapos ay direktang isinulat ang lahat ng mga mot na materyales na kailangan ni Kenny sa banner, at espesyal din ang pagsulat nito. Magpalit ng mga table tas. Dahil napakaraming tao sa paligid ni Master Sun at Eugene, nagsimulang gumala ang ilang mga mandirigma sa bulwagan, at hindi nagtagal ay may nakakita sa banner ni Cyrus. Si Biden ang unang tumakbo kay Cyrus, at pagkatapos ay nagtatakang nagtanong kay Cyrus, "Little brother, mayroon ka bang tableta sa iyong kamay?" "Meron." Bahagyang tumango si Cyrus. "Anong magandang pills ang makukuha mo?" "Sabi ko naman sa'yo na hahati din ang pills sa maraming klase." Nadama ni Biden na si Cyrus ay hindi masyadong matanda, kaya hindi siya dapat makabuo ng anumang magandang table tas ng gamot. "Makakatiyak ka na, ang aking mga halamang gamot ay dapat na mga panggamot na halamang gamot. Kung mayroon kang mga gamot na kailangan ko, maaari kong ipagpalit ito sa iyo." Sagot ni Cyrus kay Biden. Tumingin si Biden kay Cyrus at pumikit, pagkatapos ay misteryosong naglabas ng isang brocade box mula sa kanyang damit, at mahinang sinabi kay Cyrus. "Little brother, meron akong 700 taong gulang na Angelica dito, tinitingnan kita. I also need Angelica, or you can let me see your medicine pill. If I think it's okay, I will exchange it with you. What do you think?" Kabanata 1095. Walang halaga. "Okay." Hindi inaasahan ni Cyrus na makakatagpo siya ng isang gamot na kailangan niya ng napakabilis, kaya nang walang pag-aalinlangan, kumuha siya ng isang gamot na tableta at iniabot ito kay Biden. Nang makita ng mga tao sa paligid na talagang inilabas ni Cyrus ang medicinal pill, lahat sila ay nagpakita ng kakaibang ekspresyon. Ininom ni Biden ang tableta ng gamot nang may kain na hinala. Inilagay ito sa harap ng kanyang ilong at inamoy ito ng mabuti, at pagkatapos ay ginawa ang parehong ekspresyon tulad ni Zuren sa oras na iyon. "Kuya, saan mo nakuha itong gamot na tableta?" Sigaw ni Biden kay Cyrus na may sobrang excited na ekspresyon. "Hindi mahalaga kung saan ko nakuha ang tableta na ito mula sa iyo, sasabihin mo lang kung gusto mo itong palitan o hindi." Malumanay na sagot ni Cyrus. Nag-alinlangan si Biden ng 2 segundo matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, at pagkatapos ay nag-aalangan na sinabi. "Kuya, hindi talaga simple ang iyong tableta. Ngunit hindi ko pa nakikita ang iyong tableta, hindi ko alam kung ano ang epekto ng iyong tableta, kaya ko, ipagpalit mo sa iyo. Paano kung ang iyong tableta ay hindi ang kailangan ko?" "Oo, ang tableta ng gamot na ito ay tila may mahusay na kapangyarihang panggamot, ngunit walang nakakaalam ng tiyak na epekto." Lahat ay curious sa pill ni Cyrus sa oras na ito. "Maaari mo akong tingnan, ngunit walang nakakaalam kung ano ang epekto ng tabletang ito." At mukhang walang magawa si Cyrus. Kung tutuusin, hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa tabletang ito ng gamot. Ni hindi nga alam ni Cyrus ang pangalan ng tabletang ito ng gamot. "Kung alam ko nang mas maaga, hiniling ko sa matanda na linawin ito." Hindi napigilan ni Cyrus ang buntong hininga sa kanyang puso. Sa oras na ito, parami ng parami ang mga tao sa paligid ni Cyrus, at lahat sila ay interesado sa tableta ni Cyrus.
at tila curious si na Eugene at Master Sun tungkol sa sitwasyon dito, at dirdiretso silang naglakad papunta sa kinatatayuan ni Cyrus. Nang makita ni Master Sun ang elixir sa kamay ni Cyrus, isang kakaibang tingin ang sumilay sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay sinabi niya kay Cyrus, "Little brother, I wonder if you can show me your elixir. Tingnan mo." Malumanay na sagot ni Cyrus. Si Master Sun ay isang alchemist mismo, kaya ang kanyang kaalaman sa mga gamot na table tas ay natural na hindi maihahambing sa mga ordinaryong tao. Matapos matanggap ang mga gamot na table tas, maingat na inobserbahan ni Master Sun ang mga ito, at pagkatapos ay inilagay ang mga ito sa harap ng kanyang ilong at inamoy ang mga ito. Kaagad, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagbago ng malaki, at sinabi niya kay Cyrus na nagtataka. "Kuya, ikaw ang pinakamahusay na tableta ng gamot." "Ang pinakamahusay na tableta ng gamot." Matapos marinig ang mga salita ni Master Sun, ang lahat ay agad na nabigla, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay lubhang hindi kapanipaniwala. "Master Sun, hindi ka ba nagbibiro?" Si Biden ay hindi pa nakakita ng isang tunay na nangungunang klase, kaya tinanong niya si Master Sun sa isang naguguluhan na tono. "I came here in behalf of our Sun family, how could I be joking about this kind of thing?" Nakaharap sa nagtatanong na mga mata ni Biden, si Master Sun ay nagpakita ng bakas ng kawalang kasiyahan, at pagkatapos ay nagpatuloy. "Ang medicinal pill na ito ay dapat na isang body training pill, na malaking tulong sa pagpapabuti ng kaharian ng isang martial artist, at ang mga kasanayan ng isang alchemist ay din napakahusay. Ang tabletang ito ng gamot ay tiyak na maituturing na pinakamahusay." Matapos sabihin ni Master Sun ang mga salitang ito, ang lahat ay agad na nabigla. Dahil hindi nila inaasahan na ang gamot na tableta ni Cyrus ay sobrang nakakatakot. Dapat malaman na ang gayong mataas na kalidad na tabletang panggamot ay napakabihirang, kaya dapat ito ang pinakahinahangad. "Little brother, ipagpapalit ko sa'yo, ilang pil ba ang mapapalitan ko nitong Angelica?" Matapos malaman ni Biden ang epekto ng tableta ni Cyrus, natural na tuwang-tuwa siya, at nagmamadaling sinigawan si Cyrus. Inangat ni Cyrus ang kanyang ulo at sumulyap kay Biden, pagkatapos ay mahinang sinabi, "Dalawang table tas." Narinig ni Biden ang mga salita ni Cyrus, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay tila medyo nahihiya. Kung tutuusin, siya ay isang 700 taong gulang na Angelica, at ngayon ay halatang may kaunting kawalan ang pagpapalit lamang ng dalawang gamot. Mga table tas. Sa katunayan, hindi alam ni Cyrus kung ilang medicinal pill ang dapat palitan. Nag-alok lang siya ng presyo. "Little brother, pwede mo ba akong bigyan ng kaunti pa?" Tumingin si Biden kay Cyrus at nagtanong. "Hindi." Si Cyrus ay hindi nag-alinlangan, umiling lang. Sa oras na ito, halatang sinusuri ni Cyrus si Biden. Sa ganitong paraan, malalaman ni Cyrus kung gaano kahalaga ang kanyang medicinal pill, at si Cyrus ay maaari ding gumawa ng magandang bid kapag nakikipagpalitan sa iba. Kahit na si Cyrus ay may hindi bababa sa 50 tulad ng mga table tas sa kanyang mga kamay, lahat ng mga ito ay ibinigay sa kanya ni Kenny. Ngunit ngayon ay napagtanto na ni Cyrus ang halaga ng mga tabletang ito. Talagang ang pera ang pinakamabisang bagay kapag kaharap ang mga ordinaryong tao. Ngunit kapag kaharap ang mga mandirigmang ito, nararamdaman ni Cyrus na mas kapaki-pakinabang ang mga table tas. Kaya nilayo ni Cyrus na itago ang ilan sa mga gamot na table tas para sa mga emerhensya. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang segundo, nagngalit si Biden ng kanyang mga ngipin at tumango at sinabing, "Okay, 2-for-2 lang, tapos na ang deal." Pagkatapos magsalita, inilabas ni Biden ang kanyang brocade box at iniabot ito kay Cyrus, at pagkatapos suriin ni Cyrus ang brocade box, sinabi niya kay Master Sun. "Go, tulungan mo akong makita kung hindi ang Angelica na ito."
700 taon. Panipi. Kinuha ni Master Sun ang Angelica, pinagmasdan ito ng seryoso, pagkatapos ay tumango ng bahagya at sinabing, "Oo, ito ay talagang 700 taong gulang na Angelica. Ayos ito." Tumango si Cyrus, pagkatapos ay kumuha ng 2 medicinal pill at ibinigay kay Biden. Tiningnan ni Biden ang tableta ng gamot sa kanyang kamay, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nasa sabik pa rin. "Little brother, I don't have the medicinal materials you need in my hand, but I can pay for it. What do you think of 1 million? Sa sandaling ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang sumigaw sa tuktok ng kanyang boses. Ngayon lang, gumamit si Biden ng 700 taong gulang na Angelica para ipagpalit ng 2 table tas. Ang Angelica na iyon ay dapat na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 milyong yuan, at nagbayad ako ng 5 milyon para sa bawat isa. Bibigyan kita ng 6 na milyon, at gusto ko hanggat mayroon ka." Lahat ay sumigaw kay Cyrus na may sobrang excited na mga ekspresyon. "Hindi, kailangan ko lang itong mga medicinal materials. Kung may mga medicinal materials, pwede kong ipagpalit sa akin. Kung wala ako, hindi ako makakabayad ng malaki." Walang ekspresyong sagot ni Cyrus. "Hindi ba pwedeng magbayad ng 10 million? Isang malakas na lalaki ang sumigaw kay Cyrus na may sobrang excited na ekspresyon. "Hindi." Umiling si Cyrus nang hindi nag-iisip. Matapos makita ng lahat ang determinadong saloobin ni Cyrus. May bakas ng kawalan ng kakayahan sa kanilang mga mata, dahil nararamdaman nila na talagang hindi nagkukulang ng pera si Cyrus, at walang paraan para mapabilib si Cyrus sa pera. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga tao sa paligid ni Cyrus ay nagsimulang maging mas kaunti. Kabanata 1096. Makipag-deal. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng mga panggamot na materyales na kailangan ng reincarnation pill ay mga dekalidad na materyales na panggamot. At ang mga mandirigmang ito ay hindi mahanap ang mga panggamot na materyales na ito. Medicinal materials, sayang ang oras. Sa huli, umalis sila nang walang magawa. Bagamat ang mga tao sa paligid ni Cyrus ay nagsimulang unti-unting bumaba, si Cyrus ay nangolekta din ng maraming mga panggamot na materyales. Kung tutuusin, napakaraming mandirigma sa eksena, at ang ilang mga gamot na materyales na mahalaga ngunit hindi ang pinakamahusay ay maaari pa rin kolektahin. At si Cyrus ay mangangalakal ayon sa halaga ng mga panggamot na materyales na ito. Siyempre, hihilingin ni Cyrus kay Master Sun na tukuyin ang mga ito bago ang bawat transaksyon. Pagkatapos ng lahat, sa mga mata ni Cyrus, ang mga material na panggamot ay pareho, at ang taon ay hindi maaaring nakita sa lahat. Sa isang kisap mata, lumipas ang umaga. Pasimpleng sinulyapan ni Cyrus ang mga panggamot na materyales sa kanyang kamay. Kaninang umaga, napakalaki pa rin ang ani ni Cyrus. Dahil karamihan sa mahigit 10 materyales na kailangan ng gamot para sa reincarnation pill ay natagpuan na, at ngayon ay 3 na lamang ang natitira sa gamot na materyales na iyon. Hindi pa natagpuan. Siyempre, ang 3 halamang gamot na ito ay napakabihirang lahat, lalo na ang isang 2,000 taong gulang na ginseng na direktang nakakatakot sa lahat. Kung tutuusin, ang 1,000 taong gulang na ginseng ay napakabihirang, at ang 2,000 taong gulang na ginseng ay mas bihira pa. Sa makatuwid, sa hapon, ang panig ni Cyrus ay ganap na hindi interesado. Alam ng lahat ng mga mandirigma kung gaano kalupit ang mga kinakailangan ni Cyrus. At hindi sila makabuo ng mga material na panggamot na ito, kaya natural na hindi sila magtutuon ng pansin kay Cyrus. At si Cyrus ay hindi nagmamadali. Dahil alam niyang may 2 araw pa siya. At nahanap na niya ang karamihan sa mga panggamot na materyales sa unang araw,
at ang natitirang tatlong materyales na panggamot ay tiyak na makokolekta pagkatapos maghintay. Little brother, kamusta ang medicinal materials? Sa oras na ito, naglakad si Master Sun sa tabi ni Cyrus at tinanong si Cyrus nang nakangiti. Dapat may tatlo pang halamang gamot. Nakangiting sagot ni Cyrus. Kung tutuusin, palaging pinuproblema ni Cyrus si Master Sun para tumulong sa pagtukoy ng mga panggamot na materyales, kaya hindi masama ang saloobin ni Cyrus kay Master Sun. Tingnan ko na kailangan mo pa ang tatlong halamang iyon. Itinaas ni Master Sun ang kanyang ulo at sinulyapan ang banner sa harap ni Cyrus, pagkatapos ay mahinang bumulong. 2,000 taon ng ligaw na ginseng, 1,000 taon ng tianlian na nababalutan ng niebe, 700 taon ng hoyang Ganoderma lucidum. Hahaha! Diretsyong tinawanan ni Master Sun si Cyrus matapos basahin ang mga pangalan ng mga halamang ito. May bakas ng pagtataka sa mga mata ni Cyrus, at mahinang tinanong niya si Master Sun, anong tinatawa-tawa mo? Little brother, I think you should not waste your time here, bumalik ka dali. Bakit? Natigilan sandali si Cyrus at nagtanong. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang tatlong mga halamang gamot na kailangan mo ngayon ay ang lahat ng pinakamahusay sa mga pinakamahusay. Mayroon lamang isang maliit na bilang ng mga tao sa bansa na maaaring kumuha ng mga halamang gamot na ito. At hanggat maaari nilang ilabas ang mga halamang ito, ang mga tao ay hindi minamaliit ang iyong tableta, kaya kung patuloy kang mananatili dito, ito ay isang pag-aaksaya ng oras. Diretsyong sabi ni Master Sun. Isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa mga mata ni Cyrus nang marinig niya ang mga salita ni Master Sun. Sa katunayan, naramdaman din ni Cyrus na ang natitirang tatlong halamang gamot ay talagang bihira. Kahit sino pa ang nakakita nito, nabaliw si Cyrus. Bagamat ang mga medicinal pill ni Cyrus ay may pinakamataas na kalidad, ang mga ito ay nakatutok din sa mga ordinaryong mandirigma. At imposible para sa mga ordinaryong mandirigma na makabuo ng mga panggamot na materyales na ito. At ang mga talagang nakakagawa ng mga panggamot na materyales ay hindi minamaliit ang mga gamot na gamot ni Cyrus. Alam kong hindi magiging mabait ang namatay na matanda. Hindi napigilan ni Cyrus ang buntong hininga sa kanyang puso. Kuya, kailangan mo ba talaga itong tatlong halamang gamot? Sa sandaling ito, tumingin si Master Sun kay Cyrus at nagtanong. Siyempre. Mabilis na tumango si Cyrus. At tumingin si Master Sun kay Cyrus at nag-alinlangan ng 2 segundo, pagkatapos ay mahinang sinabi, paano kung makipag-deal tayong dalawa? Kalakal. Hindi napigilan ni Cyrus na matigilan matapos marinig ang mga salita ni Master Sun, pagkatapos ay sumimangot at nagtanong, anong deal? Napakasimple lang. Bibigyan kita ng mga halamang gamot na kailangan mo, tapos sasabihin mo sa akin kung paano gawin ang tableta ng gamot. Nakangiting sabi ni Master Sun. Bagamat ang mga medicinal pill ni Cyrus ay talagang hindi sapat upang ipagpalit ang mga medicinal pill na kailangan niya. Kung ang paraan ng pagpino ng mga medicinal pill ay iba, ang Sun family kung saan matatagpuan ang Master Sun ay walang paraan upang pinuhin ang mga medicinal herbs sa mga kamay ni Cyrus. Oo. Ngunit kapag natutunan na nila ang paraan ng pagpino ng mga medicinal pill, maaari na nilang gawin ang mga ito ng maramihan. Sa oras na iyon, ang halaga ng medicinal pill na ito ay maaaring walang limitasyon, higit pa sa kailangan ni Cyrus. Ito. Ang ekspresyon sa mukha ni Cyrus ay tila nag-aalangan. Alam kong hindi mo pinino ang gamot na ito. Ngunit dahil ang kabilang partido ay maaaring magbigay sa iyo ng napakaraming mga table tas ng gamot. Ang relasyon sa pagitan ninyong dalawa ay tiyak na hindi madali, kapatid, maaari mo itong pag-usapan sa iyong pamilya.
tila nakita ni Master Sun ang pag-aalinlangan ni Cyrus, kaya ipinagpatuloy niya ang pakikipag-usap kay Cyrus. Little brother, ang ating Misty Valley ay mayroon ding mga medicinal materials na kailangan mo. Kung gusto mo, ang ating Misty Valley ay maaari ding makipagkalakalan sa iyo. At hindi lang itong mga medicinal materials na kailangan mo ngayon, maaari rin kaming magbigay ng iba pang mga medicinal materials, basta ikaw magbigay ng alchemy paraan. Ngunit sa sandaling ito, isang boses ang tumunog sa tainga ni Cyrus. Matapos marinig ang boses na ito, lumingon si Cyrus at sumulyap sa hindi malay, at nalaman na ito ay walang iba kundi si Eugene mula sa Misty Valley. Matapos marinig ang mga salita ni Eugene, agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Master Sun, tinitigan niya si Eugene at sumigaw, "Miss Joe, ano ang ibig mong sabihin?" Ngayon pa lang ay pumayag na ang kapatid na ito na makipagpalit sa akin. "Ano ang gusto mong gawin?" "Panipi." "Master Sun, mukhang hindi ka sang-ayon ni Kuya De La Cruz, di ba?" Hindi mapigilan ni Eugene na mapamura, at pagkatapos ay nagpatuloy. "Tayong dalawa ay nasa isang patas na kompetisyon ngayon, kung sino ang may mas maraming bagay, ang nakababatang kapatid na lalaki ay makikipagtulungan sa sinuman. Miss Joe, may balak ka bang guluhin ang Sun family ko?" Pinandilitan ni Master Sun ang kanyang mga mata at sumigaw ng napaka-emosyonal. "Seryoso ang mga salita ni Master Sun, hindi ko sinasadya." Nakangiting sabi ni Eugene. At si Cyrus ay tumingin sa dalawang tao sa kanyang harapan na may labis na walang magawa na ekspresyon sa kanyang mukha. Dahil hindi alam ni Cyrus ang paraan ng alchemy. At ayon sa kahilingan ni Kenny, hindi masabi ni Cyrus ang relasyon sa pagitan silang dalawa, si Tai Bai ay tiyak na hindi magbibigay ng paraan ng alchemy. Kaya kahit na ang dalawang taong ito ay nag-aalok ng anumang mga kaakit-akit na kondisyon, si Cyrus ay walang paraan upang sumang-ayon. Kabanata 1097. Pag-aagawan. Ang mga table tas ay talagang napakahalaga sa isang martial artist. Lalo na ngayon na may mas kaunting mga alchemist na maaring magpino ng mga table tas. At maraming mga paraan ng pagpino ng mga table tas ang nawala, kaya isang uri ng mga table tas ang halaga ng paraan ng pagpino ay hindi matataya. Ang dahilan kung bakit naging umunlad ang pamilya Sun sa loob ng maraming taon ay dahil ang pamilya Sun ay nakabisado ng maraming pamamaraan ng alchemy. Bagamat sikat ang Misty Valley sa mga materyales na panggamot nito, may mga alchemist talaga sa Misty Valley. Ngunit Misty Valley sila ay hindi magbebenta ng mga table tas sa labas ng mundo. Sa oras na ito, parehong sina Master Sun at Eugene ay tila nabighani sa halaga ng mga payaldores sa mga kamay ni Cyrus. Kaya't pareho silang hindi magdadalawang isip na punitin ang kanilang mga mukha at kunin ang paraan ng pagpino ng tableta mula sa mga kamay ni Cyrus. Kaya lang hindi alam ni Cyrus kung paano gawin itong gamot na tableta. Sa hindi kalayuan, tila napansin din ni Charlie ang sitwasyong ito. Isang kakaibang emosyon ang sumilay sa kanyang mga mata. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at tumingin sa kinatatayuan ni Cyrus, nagtataka kung ano ang iniisip niya sa kanyang puso. "Kuya, basta't mabibigyan mo ako ng paraan ng pagpino ng mga gamot na table tas. Anuman ang mga kondisyon, maaari mong buksan ito ng malaya, hangga't kaya ng ating pamilyang Sun, tiyak na ipapangako ko sa iyo." Excited na sigaw ni Master Sun kay Cyrus. "Kuya, kung pipiliin mong makipagtulungan sa ating Misty Valley, maaari mong piliin ang lahat ng mga gamot sa ating Misty Valley, at maaari ko ring buksan sa iyo ang aming Misty Valley's Book Collection Pavilion, marami sa kanila ang maaari mong gawin. Hindi mo mahanap sa labas mga medical na libro at alchemy." Upang hindi madaig, direktang sinabi ni Eugene. Matapos marinig ang mga salita ni Master Sun at Eugene,
Lahat ay nagpakita ng nasa sabik na mga ekspresyon, dahil hindi nila akalain na ang Sun Family at Misty Valley ay mag-aalok kay Cyrus ng ganitong kahangahangang mga kondisyon. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang nangarap ng ganoong pagkakataon. Kaya ang mga naroroon ay hindi maiwasang mainggit kay Cyrus sa kanilang mga puso. Dahil kung si Miao Guo at ang pamilya ng Sun ay nag-alok sa kanila ng mga ganitong kondisyon, tiyak na wala silang anumang pagkatapos mag-alinlangan, agad naman siyang pumayag. Little brother, ano ba talaga ang balak mo? Are you planning to cooperate with me or with Misty Valley? Matapos makita na si Cyrus ay hindi nagsalita ng mahabang panahon, ang ekspresyon ni Master Sun ay tila medyo nababalisa, at siya ay napaka-emosyonal at nagtanong kay Cyrus. Isang bakas ng kawala ng kakayahan ang sumilay sa mga mata ni Cyrus, at ibinuka niya ang kanyang bibig upang tanggihan ang kahilingan ng dalawa. Alam ni Cyrus sa kanyang puso na ayaw ibunyag ni Kenny ang kanyang pagkakakilanlan. Kapag talagang naibunyag ni Cyrus ang pagkakakilanlan ni Kenny, hindi tutulungan ni Kenny si Cyrus na pinuhin ang reincarnation pill, kaya kahit na nakuha ni Cyrus ang mga gamot na ito, ito ay magiging walang silbi. Brother Chen, kung handa kang ibigay ang paraan ng pagdadalisay ng medicinal pill na ito sa aming pamilyang Wen, matutulungan ka rin ng aming pamilyang Wen na mahanap ang tatlong material na panggamot na ito, at maaari rin akong kumuha ng 3% ng bahagi ng aming pamilya Wen. Ibinibigay ko ito sa iyo. At sa wakas ay maipapangako ko na kahit na anong uri ng problema ang maranasan mo sa hinaharap, matutulungan ka ng aming pamilyang Wen na malutas ito, ano sa palagay mo ang kondisyong ito. Gayunpaman, sa oras na ito, lumapit si Charlie kay Cyrus at sinabi kay Cyrus sa mahinahong tono. Nang marinig ng lahat ang mga salita ni Charlie, ang lahat ay natigilan sa kanilang kinalalagyan, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay bukod pa sa pagkagulat. Walang nag-iisip na si Charlie ay magbibigay kay Cyrus ng ganoong nakakagulat na pahayag. Dumating ang mga kondisyon. Maging sina Eugene at Master Sun ay nagulat. Dapat mong malaman na ang pamilya Wen ay ang pinakamalaking pamilya sa Yuan Kang City. Sa martial arts man o mundo ng negosyo, ito ay may impluwensyang hindi maisip ng mga ordinaryong tao. Ang mas nakakatakot ay ang pamilya Wen ay may maraming kumpanya, at ang halaga sa pamilihan ay lumampas na sa 100. 100 milyon, kaya nangako si Charlie kay Cyrus ng bilyon-bilyong dolyar. Sa pinakakritikal na sandali, sinabi pa ni Charlie na kahit anong problema ang nakatagpo ni Cyrus sa hinaharap, ang pamilya Wen ay tutulong sa paglutas nito, na medyo nakakatukso. Nadama ng lahat na si Cyrus ay hindi makahanap ng anumang dahilan para tanggihan si Charlie ngayon. Matapos marinig ang mga kondisyong binanggit ni Charlie, agad na nagpakita ng walang magawa sina Eugene at Master Sun, dahil alam nila sa kanilang mga puso na ang kalagayan ni Charlie ay masyadong kaakit-akit, at wala silang magagawa tungkol dito. Ang mga kondisyon ay itinakda, kaya't ang dalawa sa kanila ay makatingin lamang sa posisyon ni Cyrus at inaabangan kung paano pipiliin ni Cyrus. Alam din ni Charlie na ang ibig sabihin ng kanyang mga kondisyon ay si Cyrus. Kaya napakalaki pa rin niya ng kumpiyansa sa oras na ito, dahil pakiramdam niya na hanggat hindi tanga si Cyrus, dapat niyang piliin ang kanyang sarili. Paumanhin, hindi ko alam kung paano gawin itong gamot na tableta. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Cyrus, Kuya de la Cruz, alam kong hindi mo pinino ang mga tabletang ito. Ngunit ang relasyon sa pagitan ng taong nagpipino ng mga table tasks at ikaw ay tiyak na hindi madali, kaya maaari mo itong pag-usapan sa kanya. Mabilis na sabi ni Charlie. No need to discuss, hindi siya papayag. Walang magawang umiling si Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. Kung gusto mong ipagpalit ang 3 material na panggamot na ito para sa mga halamang gamot, tinatanggap ko ito. Kung may iba pang mga kinakailangan, pagkatapos ay kalimutan na ito. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus,
Ang mga ekspresyon sa mukha ng lahat ay lubhang hindi kapanipaniwala, dahil wala sa mga taong ito ang nag-isip na pipiliin ni Cyrus na tanggihan ang kahilingan ni Charlie. Kung tutuusin, ang ganitong pagkakataon ay mahirap makuha. Maging sina Master Sun at Eugene ay labis na nagulat sa sandaling ito. Mukhang medyo ayaw ni Charlie, kaya humakbang siya at mahinang tinanong si Cyrus, "Brother Chen, pinag-isipan mo na ba?" "Siyempre pinag-isipan ko, hindi mo kailangang mag-aksaya ng oras sa bagay na ito." Malumanay na sagot ni Cyrus. Tumingin si Charlie kay Cyrus. Bagamat walang ekspresyon sa kanyang mukha, galit na galit siya sa kanyang puso. Kung tutuusin, ito ang unang pagkakataon na may nang-ahas na tumanggi sa kanya ng direkta. Hinding-hindi papayag si Charlie na mangyari ang ganoong bagay. Ngunit alam din niya na wala siyang magagawa kay Cyrus ngayon, kaya nag-alinlangan siya sandali at bahagyang ngumiti, at pagkatapos ay mahinang sinabi. "Dahil naisip mo na ito ng malinaw, Kuya De La Cruz, kung gayon hindi ko sabihin mo pa, pero ngayon lang ako nangako. Laging valid ang mga gamit mo. If ever magbago ang isip mo, pwede kang lumapit sa akin ng diretso. Ayos ito." Bahagyang tumango si Cyrus. Tumalikod si Charlie at umalis ng walang pag-aalinlangan. At si Eugene at Master Sun ay natural na mayroong maraming pamana sa kanilang mga puso. Tutal, si Cyrus ay hindi man lamang sumang-ayon sa mga kondisyon ng pamilya Wen, kaya pabayaan ang kanyang sariling mga kondisyon. Anumang halaga, kaya't ang dalawa ay tumalikod at umalis pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali. Kabanata 1098. Paalala. Talagang hindi interesado si Cyrus sa mga kondisyong iyon ni Charlie. Kung tutuusin, ang pinakakulang kay Cyrus ngayon ay pera, at ang kailangan lang niya ay tatlong halamang gamot. At ipinaliwanag na ni Kenny kay Cyrus na kung hindi niya makolekta ang mga gamot dito, dumiretso siya sa Misty Valley. Ngayon ay nahanap na ni Cyrus si Eugene ng Misty Valley, at pagkatapos ay kailangan lang sundan ni Cyrus si Eugene, kaya lang Cyrus hindi na kailangang makipagnegosyo sa sinuman. Mukhang nahulaan na ng matanda ang mga bagay na ito. Hindi napigilan ni Cyrus na huminga ng mahina. "Mababang kapatid." Sa sandaling ito, isang medyo may edad na lalaki ang lumapit sa gilid ni Cyrus at sumigaw ng mahina. "Anong problema?" Tumingala si Cyrus sa medyo may edad na lalaki at nagtanong sa tonong naguguluhan. "Sa tingin ko mas mabuting magmadali ka at umalis dito." Magiliw na sabi ng medyo may edad na kay Cyrus. "Umalis ka dito." Hindi napigilan ni Cyrus na matigilan nang marinig niya ang mga salita ng nasa katanghali ang gulang na lalaki, at pagkatapos ay nagtanong sa tonong naguguluhan, "Bakit ako aalis dito?" "Tama. Malamang na hindi mo kilala ang taong iyon, Charlie. Sinaktan mo si Charlie ngayon, at hinding-hindi ka pakakawala ni Charlie, kaya napakadelikado mo ngayon. Sa tingin ko mas mabuting magmadali kang umalis." Bulong ng medyo may edad na lalaki. "Haha." Hindi napigilan ni Cyrus na matawa nang marinig niya ito. Pagkatapos ay kumuha ng elixir mula sa kanyang damit at ibinigay ito sa nasa katanghali ang gulang na lalaki, at mahinang sinabi, "Salamat sa iyong paalala." Ang nasa katanghali ang gulang na lalaki ay tumingin kay Cyrus na may labis na nasa sabik na mga mata, mabilis na ininom ang tableta ng gamot at pagkatapos ay tumalikod at umalis. Nakarating ang pamilya Wen sa kinalalagyan nila ngayon. Hindi ko alam kung ilang madugong unos ang kailangan nilang pagdaanan bago sila makatayo. Kaya naman alam ng lahat ng mga mandirigmang naroroon ang mga pamamaraan ng pamilya Wen. Si Cyrus ay hindi isang mandirigma, at mayroon pa rin siyang napakahalagang tabletang panggamot sa kanyang kamay. Hindi madaling palayain ng pamilya si Cyrus. Si Zuren, na nasa hindi kalayuan, ay tumingin sa kinatatayuan ni Cyrus at hindi maiwasang mapabuntong hininga ng mahina,
hindi alam kung ano ang iniisip sa kanyang puso. Mabilis na lumipas ang hapon. Hindi pa rin nakukuha ni Cyrus ang huling tatlong halamang gamot. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, inayos ni Cyrus ang kanyang mga gamit at naghanda na umalis. Sa oras na ito, lahat ng mga mandirigmang naroroon ay nakatingin kay Cyrus na may kakaibang tingin. Tutal alam na nila ang susunod na mangyayari. Natural na walang pakialam si Cyrus sa mga bagay na ito. Kung tutuusin, nasa kanya ang medicinal pill na ibinigay sa kanya ni Kenny. Pagkatapos uminom ng medicinal pill, ang lakas ni Cyrus ay maihahambing sa lakas ng isang eksperto sa martial arts, kaya hindi si Cyrus natatakot sa mga panlilinlang na ito ng pamilya Wen. Sa sandaling umalis si Cyrus sa trading floor, nakatanggap siya ng tawag mula kay Roxanne. Hey! Cyrus, nasaan ka? Bakit hindi kita nahanap sa kwarto mo? Nag-aalalang tanong ni Roxanne. Nandito ako sa Warrior Exchange Conference. Nakangiting sabi ni Cyrus. Scared me to death, akala ko pinalayas ka o may nangyari, tumayo ka at hintayin mo ako, hahanapin kita agad. Matapos malaman na walang magawa si Cyrus, nagpakawala ng mahabang hininga si Roxanne, at pagkatapos ay direktang ibinaba ang telepono. At ibinaba ni Cyrus ang kanyang telepono at tumayo doon at tahimik na naghintay. Makalipas ang ilang minuto, nagmamadaling pumunta si Roxanne at Faith sa tabi ni Cyrus. Cyrus, malapit mo nang takutin si Sister Roxanne Nene hanggang sa mamatay. Pareho kaming naisip na ikaw, ang mga mandirigma, ay napatay. Matapos makita si Cyrus, sinigawan ni Faith si Cyrus na may sobrang excited na ekspresyon. Walang magawang ngumiti si Cyrus nang marinig niya ang mga salita ni Faith, at pagkatapos ay mahinang sinabi. Paano mo masasabing napakasama nila, nang ahas silang pumatay ng mga tao ng basta-basta? Nako, hindi mo alam na ang mga mandirigmang ito ay napakalakas, at ang pagpatay ng mga tao ay isang normal na bagay din. Walang ingat na sabi ni Faith. Inangat ni Roxanne ang kanyang ulo at sumulyap kay Cyrus, pagkatapos ay mahinang sinabi, Cyrus, hindi ka pamilyar sa sitwasyon sa Yuan Kang City. Delikado talaga ang mga mandirigmang ito. Dapat kang mag-ingat. Nakita ko. Tumingin si Cyrus kay Roxanne at malumanay na tumango, dahil alam niyang may malasakit si Roxanne sa kanya sa mga oras na ito, kaya hindi na masyadong nagsalita si Cyrus. Okay, gutom ka na ba? Tara, kain na tayong tatlo. Tumingin si Roxanne kay Cyrus at nagtanong. Ayos ito. Tumango si Cyrus. Bagamat may mga restaurant sa Villa, hindi masyadong masarap ang mga pagkain ginagawa nila, kaya plano ni Roxanne na dalhin si Cyrus para kumain sa labas ng Villa. Natural na hindi tatanggihan ni Cyrus ang kabaitan ni Roxanne, kaya sinundan niya sina Roxanne at Faith sa labas ng Villa. Cyrus, let me tell you, today we saw two warriors fighting. Sobrang powerful ng dalawang warriors na yan, parang mga bida sa teleserye. Sabi ni Faith kay Cyrus habang naglalakad. Oo. Nakangiting tanong ni Cyrus. Nang makita ni Faith na napakalmado ang reaksyon ni Cyrus, may bakas ng kawalan ng kakayahan sa kanyang mga mata, at sinabi niya sa isang maliit na bibig. Kalimutan mo na ito, sinasabi ko ito sa iyo ngayon, hindi mo alam kung ano ang nangyayari. Mayroon ka pa ring mga bagay na ito. Kailangan mong makita ito ng iyong sariling mga mata upang maunawaan. Tumingin si Cyrus kay Faith na may mahinang ngiti, ngunit hindi siya nagsalita. Lumingon si Roxanne kay Cyrus, at pagkatapos ay mahinang sinabi, Cyrus, hanggang kailan ka mananatili rito? Dapat hanggang sa matapos ang Martial Artist Exchange Conference. Sagot ni Cyrus pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Bakit ang tagal mo?
hindi napigilan ni Roxanne na mapasigaw nang marinig niya ang mga salita ni Cyrus. At ang mga mata ni Cyrus ay kumislap ng bakas ng kawalan ng kakayahan, at pagkatapos ay mahinang nagsabi. Mukhang ayaw mo akong manatili dito. Hindi ko sinasadya. Naisip ko lang na masyadong delikado dito. Kung may na-encounter kang gulo, huwag kang mag-conflict sa mga taong ito. Gusto mo bang tawagan ako sa lalong madaling panahon? Nag-aalalang sabi ni Roxanne kay Cyrus. Nakita ko. Bahagyang tumango si Cyrus. Bagamat wala akong katayuan sa pamilya Wen, napakaganda pa rin ang relasyon namin ni Kuya Charlie. Kung may problema ka, maaari kong hilingin kay Kuya Charlie na tumulong. Tumingin si Roxanne kay Cyrus at nagpatuloy. At walang magawa si Cyrus, at hindi napigil ang mapabuntong hininga sa kanyang puso na si Charlie ay maaaring ang pinakamalaking problema niya ngayon. Ate Roxanne Nene, ang gwapo ng pinsan mo. Sa oras na ito, biglang bumantong hininga si Faith. Walang kinalaman si Sway sayo. May girlfriend na si Kuya Charlie. Walang magawang sabi ni Roxanne. Nako, sayang naman. Walang magawa si Faith matapos marinig ang mga salita ni Roxanne, at hindi na nagsalita pa. Kabanata 1099. May naghihintay sa akin. Pagkalipas ng ilang minuto, dinala ni Roxanne si Cyrus sa isang restaurant. Matagal nang hindi nagkita sina Cyrus at Roxanne, at si Faith ay isang batang babae na noon pa man ay pamilyar na pamilyar sa isa't isa, kaya't silang tatlo ay nagkakasundo ng husto. Hindi alam ni Roxanne kung bakit bigla siyang gustong uminom, kaya umorder siya ng ilang bote ng beer, at silang tatlo ay nagkwentuhan at kumain sa loob ng 100 taon. Sa panahong ito, nagtanong sina Roxanne at Cyrus tungkol sa maraming bagay pagkatapos niyang lisanin ang Solbury City, at si Cyrus ay nakahanap lang ng ilang bagay na walang kabuluhan. Hindi ko inaasahan Cyrus, katulad ka lang ng nakaraan. Tumingin si Roxanne kay Cyrus at huminga ng mahina. Actually, sa umpisa pa lang ayoko munang i-reveal ang identity ko. And I just gave you so many gifts because of impulse, but I didn't expect my account to be stolen later, and I explained to you that you did, T-Alinman. Maniwala ka sa akin. Sinabi ni Cyrus kay Roxanne sa napakawalang gana na tono. Noong panahong iyon, napakahirap mo na hindi mo man lang nabayaran ang renta. Pinaniwala mo ako na isa kang lokal na tyrant na maaaring magbigay sa akin ng milyon-milyong dolyar sa pamamagitan lamang ng paglipat sa internet. Paano ako maniniwala dito? Walang imik na sabi ni Roxanne kay Cyrus. Ilang milyon? Natulala ka agad si Faith matapos marinig ang mga salita ni Roxanne, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay napaka hindi ka panipaniwala. Bagamat alam ni Faith na ginantimpalaan ni Cyrus si Roxanne ng maraming regalo noon, hindi niya akalain na binigyan ni Cyrus ng napakaraming pera si Roxanne. Oo, ginantimpalaan ako ni Cyrus ng milyon-milyon. Bahagyang tumango si Roxanne. Tumingin si Faith kay Cyrus pataas at pababa, at pagkatapos ay tinanong si Cyrus na may hindi kapanipaniwalang ekspresyon. Cyrus, napakayaman mo. Okay lang, hindi naman masyadong mayaman. Malumanay na sagot ni Cyrus. Nagantihan mo na si Sister Roxanne Nene sa isang iglap. Sinabi mo pa na hindi ka masyadong mayaman, ano ang mayaman? Tuwang-tuwang sumigaw si Faith, at pagkatapos ay nagpatuloy. Cyrus, kung hindi, pupunta ako sa live broadcast. Ipapakita ko sa iyo mag-isa. Pagkatapos ay maaari mo ring bigyan ako ng ilang mga regalo, anong uri ng live na broadcast ang gusto mo? Puro o sexy, kaya ko. Tumingin si Cyrus kay Faith sa harap niya na walang magawang ekspresyon, hindi alam kung ano ang sasabihin. Faith, huwag kang magpakatanga. Walang magawang sigaw ni Roxanne kay Faith. Nako,
Binibiro ko lang si Cyrus, hindi naman talaga humihingi ng regalo sa kanya. Mabilis na paliwanag ni Faith. Sa kabilang banda, tumingala si Roxanne kay Cyrus, at pagkatapos ay mahinang tinanong si Cyrus, "Cyrus, kumusta ka na ngayon sa iyong fiancé?" "I came here this time because of my fiancé. May amnesia siya ngayon. As long as I can find some medicinal herbs, I can help her restore her memory." Mahinang sabi ni Cyrus kay Roxanne. "So ito ah." Tumingin si Roxanne kay Cyrus at bahagyang tumango, ngunit hindi na nagsalita pa. At casual na nakipag-chat muli si Cyrus kay Faith. Nang makita ni Roxanne na malapit na ang oras, tumayo siya para bayaran ang order, at pagkatapos ay inakay sina Cyrus at Faith sa lugar ng villa. Sa katunayan, si Cyrus at ang iba pa ay hindi masyadong malayo sa villa. Higit sa 10 minuto ang layo nito, ngunit dahil madaling araw na, kakaunti ang mga tao sa kalsada, na nagbibigay sa mga tao ng kakaibang pakiramdam. Tila naramdaman din ni Roxanne na may mali, kaya hindi niya napigil ang bumulong kay Faith. "Faith, sa tingin mo ba ay may mali ngayon?" Matapos marinig ang mga salita ni Roxanne, hindi napigilan ni Faith na tumahimik saglit, pagkatapos ay sumimangot at nagtanong, "Anong problema?" "I think sobrang tahimik dito." Tumingin si Roxanne kay Faith at mahinang sinabi. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan. Mabilis na tumango si Faith at sinabing, "Kung wala kang sinabi, hindi ko pa nalaman, ang tahimik talaga dito, kadalasang dinadaanan natin ang kalsadang ito, pero parang hindi naman ganoon katahimik. At ngayon kakaunti na ang tao. Dapat may naghihintay sa akin sa harap." Biglang sabi ni Cyrus. "May naghihintay ba sa'yo?" Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, hindi maiwasan ni Roxanne na matigilan sandali, at may bakas ng pagkalito sa kanyang mga mata, na parang hindi niya lubos na naiintindihan ang ibig sabihin ng mga salita ni Cyrus. "Oo, may naghihintay sa akin." Bahagyang tumango si Cyrus. Dahil si Cyrus ay nagpraktis ng Heavenly Daoju, ang kanyang paraan ng pagmamasid sa chi ay naging mas mature. Hanggat may mga mandirigma sa loob ng radius na 100 metro. Mahahanap ito ni Cyrus, at kahit na ang bilang ng mga kalaban ay medyo malaki, maaari ding Cyrus madaling makita ang eksaktong lokasyon ng kalaban. "Sino ta?" Kumunat ang noo ni Roxanne at tinanong si Cyrus. "Malalaman mo agad." Malumanay na sagot ni Cyrus. Sa mga oras na ito, napakakalma pa rin ang ekspresyon ng mukha ni Cyrus, dahil alam niyang hindi masyadong malakas ang lakas ng taong naghihintay sa kanya, kaya dapat kayanin ni Cyrus. Kahit hindi niya ito kakayanin, maaari ding gamitin ni Cyrus ang medicinal pill na ibinigay sa kanya ni Kenny. "Kuya De La Cruz, mukhang natuklasan mo na kami." Sa sandaling ito, isang binata ang lumabas sa kakahuyan. Nang makita ni Roxanne at Faith ang binatang ito, labis na nagulat ang mga ekspresyon ng kanilang mga mukha, dahil hindi nila alam kung saan tumalon ang binata. Kilala ni Cyrus ang binatang ito dahil nakipagpalit ang binata ng isang panggamot na materyal kay Cyrus. At noong panahong iyon ay hindi siya nasisiyahan kay Cyrus dahil isang tableta lang ang inaalok ni Cyrus, ngunit nakipagpalit pa rin siya kay Cyrus sa huli. "Miller ang pangalan mo, tama ba?" tanong ni Cyrus sa binata sa mahinang boses. "Oo, ako si Miller." Tumango ang binata. "Hindi ka dapat pumunta dito ng mag-isa, hayaan mo lahat ng katulong mo lumabas, hindi na kailangang magtago." Napakakalmang sabi ni Cyrus. "Haha." Hindi napigilan ng binata ang pagtawa, at pagkatapos ay bumulong. "Sige, lumabas na kayong lahat, natuklasan na kayo ni Kuya De La Cruz." Pagkatapos magsalita ni Miller, naglakad silang tatlo palabas ng kakahuyan.
at ang isa sa tatlong taong ito ay nakipagkalakalan din kay Cyrus, at ang dalawa pang tao ay mas pamilyar kay Cyrus, ang isa ay si Zurin, at ang isa ay si Biden. Pagkaraang makita ang mga taong ito, si Roxanne ay may labis na naguguluhan na ekspresyon sa kanyang mukha. Nilinggan niya ang kanyang ulo upang tingnan si Cyrus, at nauutal kay Cyrus at nagtanong, "Cyrus, ano ito? Ano ang nangyayari?" "Kung may away sa loob ng ilang sandali, protektahan ninyong dalawa ang inyong sarili." Bulong ni Cyrus kay Roxanne. Kabanata 1100. Pagkubkab. Nang marinig ni Roxanne ang mga salita ni Cyrus, hindi niya maiwasang matigilan sandali, isang kakaibang tingin ang sumilay sa kanyang magagandang mata. Sa oras na ito, napagtanto na ni Roxanne kung ano ang susunod na mangyayari. Magnanakaw ba ng pera ang mga taong ito? Hindi alam ni Faith kung ano ang nangyayari, kaya nagpanggap siyang kalmado at tinanong si Roxanne sa mahinang boses. Maaring hindi ito kasing simple ng pagnanakaw ng pera. Walang ekspresyong sinabi ni Roxanne. Matapos marinig ang mga salita ni Roxanne, agad na nanlamig si Faith sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang mukha ay labis na kinakabahan, at ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng bahagya. Kung tutuusin, siya ay isang ordinaryong babae lamang at hindi pa nararanasan noon. Hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit nakita ni Faith na si Zurin at ang iba ay mabangis at mabangis, at sa unang tingin, hindi sila mabubuting tao. Kuya De La Cruz. Sa totoo lang ayokong mapahiya ka, pero ang elixir na nasa kamay mo ay masyadong mapangakit sa amin, kaya kung ibibigay mo lahat ng elixir sa kamay mo, baka pwede na kitang bitawan. Sa sandaling ito, sinigawan ni Biden si Cyrus. Oo, hanggat ibibigay natin ang mga halamang gamot, walang mangyayari, at kailangan nating ibalik ang ating mga panggamot. Sigaw din ni Miller. Narinig ni Roxanne ang pangungusap na ito at alam niyang dapat magkaroon ng alitan sa pagitan ni Cyrus at ng mga taong ito. Kaya pagkatapos mag-alinlangan ng 2 segundo, walang ekspresyon siyang tumawag. "Ako ay mula sa pamilya Wen, wala akong pakialam kung ano ang gusto mo. Gawin mo, at wala rin akong pakialam sa iyo. Kung may anumang salungatan kay Cyrus, ngayon magmadali kayong lahat at lumayo sa daan, kung hindi, hindi kayo pababayaan ang pamilya Wen natin." Sa oras na ito, maari lamang takutin ni Roxanne si Zurin at ang iba pa sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang pagkakakilanlan bilang isang miyembro ng pamilya ni Wen. Ngunit hindi sinasadya ni Zurin na matakot pagkatapos marinig ang mga salita ni Roxanne, at ang iba ay walang pakialam. "Hindi ka naniniwalang galing ako sa pamilya Wen." Natigilan sandali si Roxanne matapos makita ang reaksyon ni Zurin at ng iba pa, at sumimangot at sumigaw. "Haha." Tumawa ng malakas si Zurin, at pagkatapos ay sinigawan si Roxanne. "Siyempre alam kong kabilang ka sa pamilyang Wen, at alam kong lubos ang iyong sitwasyon, ang iyong ama ay side branch lamang ng pamilya Wen, at walang ganoon. Bagay sa pamilya Wen. Anong karapatan, bagamat maganda ang relasyon ninyo ni Charlie, pero ano? Sasaktan ba kaming lahat ni Charlie dahil sa iyo?" Agad na nagbago ang ekspresyon ni Roxanne matapos marinig ang mga salita ni Zurin, at ang kanyang katawan ay nanginginig ng hindi sinasadya. Pagkatapos ng lahat, naramdaman ni Roxanne na ang kanyang pinakamalaking trumpeta ay ang kanyang pagkakakilanlan bilang pamilyang Wen. Ngunit hindi niya akalain na si Zurin at ang iba ay magkakaroon ng ganoong pag-unawa sa kanyang pagkakakilanlan. "At meron, paano kung ang iilan sa amin ang gumawa sa iyo? Walang nakakaalam na ginawa namin ito, kaya huwag mo kaming takutin dito, batang babae. Dahil naglakas loob kaming lumapit, kung gayon hindi ako natatakot sa iyo." "Natatakot." Sa sandaling ito, sumigaw din si Biden. Si Roxanne ay ganap na natulala nang makita niya si Zurin,
Biden at iba pa, dahil alam niyang hindi niya sila matatakot. Saglit na nag-alinlangan si Cyrus, pagkatapos ay humakbang pasulong at sinabing may blankong ekspresyon. Zurin Biden, sa totoo lang, hindi na kailangang magmukhang ganito kayong dalawa, basta't may gagawin kayo para sa akin, dapat akong magbigay. Kayong dalawa sa mga payeldores. Ang isa ay magpapababa sa inyo ng dalawa. Haha. Ngumisi si Zurin, at pagkatapos ay bumulong. Cyrus, ano ang sapat na gamot na ibinigay mo sa akin? At hindi ka isang artist, ngunit mayroon kang napakamahal na top-grade medicinal pill sa iyong katawan. Hindi ko alam mo kung gaano karaming tao ang nanonood. On you. Ang mga taong ito ay medyo mahiyain at walang lakas ng loob na gumawa ng anuman sa iyo. Kapag natapos na ang Warrior Exchange Meeting, tiyak na gagawin ito sa iyo ng mga taong ito, kaya sa halip na maghintay hanggang sa oras na iyon, maaari na rin nating gawin ito. Ito muna. Pagkatapos mag-alinlangan saglit, tuwang-tuwang sinigawan ni Fate si Zurin na may malalaking tubig na mga mata. Hahaha. Diretsyong tumawa si Zurin pagkatapos marinig ang mga salita ni Fate, pagkatapos ay tumingin kay Fate at sinabing, "Bata, iba ang ating mga mandirigma sa iyong ordinaryong tao. Wala akong pakialam kung ano ang legal o hindi. Ikaw." Matapos marinig ang mga salita ni Zurin, si Fate ay ganap na natulala at nakatayo doon na tulala, hindi alam kung ano ang sasabihin. "Cyrus, ikaw at ako ay magkakilala. Ayokong mapahiya ka ng sobra. Ibigay mo ang tableta ng gamot, at kaya kitang iligtas na hindi mamatay." Walang ekspresyong sinabi ni Zurin kay Cyrus. "Paano kung hindi ako magbayad?" Walang pakialam na tanong ni Cyrus. "Kung hindi mo inabot ang tableta ng gamot, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit." Inilibot ni Zurin ang kanyang mga mata at sumigaw. "Zurin, anong pinagsasabi mo sa batang ito? Hindi ba pwedeng patayin na lang natin siya at kunin ang tableta ng gamot? Kung itutuloy mo ang tinta at may makakaalam mamaya, magulo." Sumimangot si Miller at iritadong sumigaw. "Oo, bilisan mo na." Sa sandaling ito, sumigaw din si Biden, at pagkatapos ay binigyan ng masamang tingin si Roxanne. Nakita ni Roxanne na hindi tama ang mga mata ni Biden, kaya mabilis siyang umatras ng dalawang hakbang at nagtago sa likod ni Cyrus. "By the way, mag-iingat ka sa gagawin mo saglit. Ang ganda ng dalawang babaeng ito, lalo na ang panganay na babae sa pamilya Wen. Gusto ko itong alisin at I enjoy." Lumingon si Biden at sinabi kay Zurin at sa iba pa. Napatulala si Fate nang marinig niya ang mga salita ni Biden. Nanginginig ang kanyang katawan, nauutal siya at tinanong si Roxanne, "Roxanne nene, mag-isip ng solusyon ka agad, ano ang dapat nating gawin?" Tandang padamdam panipi. "Ako." Si Roxanne ay takot na takot din ngayon, bagamat alam niyang hindi masama ang mga kakayahan ni Cyrus, ngunit ito ay ikinukumpara lamang sa mga ordinaryong tao. Kung haharapin ang mga mandirigmang ito, si Cyrus ay malamang na walang kakayahang lumaban. Matapos mag-alinlangan sandali ni Roxanne, kinuha niya ang kanyang mobile phone at naghanda na tawagan si Charlie. Ngunit sa sandaling inilabas ni Roxanne ang kanyang mobile phone. Mabilis ang mga mata ni Miller, at bahagya niyang iwinagayway ang kanyang kanang kamay, at isang bato ang lumipad diretso patungo sa mobile phone ni Roxanne. Nakuha. Isang malutong na tunog. Ang bato ay tumama sa mobile phone ni Roxanne nang may mahusay na katumpakan, direktang nabasag ang screen ng mobile phone. Tiningnan ni Roxanne ang cellphone na hindi na magagamit sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay sobrang mapatla. Ang kanyang mga binti ay patuloy na nanginginig, ang kanyang puso ay sobrang desperado. Sa sandaling ito ay hindi maisip ni Roxanne ang sino mang makakapagligtas sa kanila.